nagawa siya ng malaking kasalanan eh. Ang tanong sa kanya ng pare, gusto mo bang i-punish ka ng isang tao? O gusto mo ang mag-punish sa'yo ang Diyos? Siyempre. Ano ang sagot niyo? Siguro, karamihan sa atin, tao lang, ano? Mahina naman ang tao, eh, no? Alam niyo, totoo ito. Nangyari ito sa Biblia. Laki-laki ng kasalanan ni David. Ang tanong sa kanya, ano gusto mo? Ha? I-punish ka ng tao, i-punish ka ng Diyos. Isip siya. Sabi niya, bigyan mo ako ng isang gabi. Pag-iisipan kong maigi. Next morning, sabi sa kanya, oy, time's up. Sabi niya, sa Diyos na lang. Oh, makapangyarihan ng Diyos. Sabi niya. Pero, maawain din. Ang tao, pag nag-punish, baka mamaya hindi ka tantanan. Obvious pa ngayon. Pero ang Diyos, sabi niya, pwede siyang maawa at one point in time. Siguro, tama na yun, ano? Sa ating homily. Ha? Yung guest ko, taga-America, nagpunta pa rito. Maikli lang pala yung homily. Hindi ho eh. Kasi tingnan niyo po, ah, sa gospel, the kingdom of heaven is likened to. Ano bang kingdom? At akala natin, ang hari naka-sit on a throne. No, ang paghahari. Hindi ang hari, ang paghahari. Ang paraan ng paghahari. Yon, the kingdom of heaven. Ang paghahari, ang pamamaraan ng paghahari ng Diyos. Nilikened, di ba? To a man who sowed good seed, tapos nung may enemy weeds, tapos you know eh, bugso ng tao yun eh. Yun ang punishment ng tao. Pull them up! Sabi, dahan-dahan lang. Baka pati ang good seeds, ang wheat, masaktan. Okay? Alam niyo bakit? Mga kapatid, pag talagang kinuha ng Diyos lahat ng masamang tao, pati tayo kasama. Bakit? Akala nyo, bay tayo lahat? Asa ka pa. At sabi nila, baka walang tao sa langit. Nandun tayo lahat sa impyerno. So bakit daw, first reading, bakit binibigyan ng Diyos ang tao ng panahon? Para sa ganon, sabi niya, he will be permitted to repent. Makapagbagong buhay. Repent, ha? Hindi ho. Kasi kilala ko po may isang taga saan ba yan? Taga Mindanao po eh. Nung sinabi po ng pare nung Advent season, repent, sabi daw ni John the Baptist. Nagpapintura siya ng bahay. Kaya nung Lenten season, inulit yung repent. Pintura ulit. Delikado ho yun. Mauubos tayo sa kaka-repent. Ang ibig sabihin ng pagbabalik loob. Ano ba ang babalikan natin sa ating loob sa repentance? Ginawa tayo ng Diyos sa pinakaloob natin. Ah, totoo yan ha. Ginawa tayo ng Diyos. Ang sabi niya, very good. Basahin niyo. Genesis chapter 1. When he saw us at the end of all 6 days of creation, and he saw everything na ginawa niya para sa tao, sabi niya, and he said, very good. Yun ang nakikita ng Diyos na hindi natin nakikita. Yung pinakaloob-loob, yung very good na yun. Bakit? Ano po nasa loob ng tao? Uy, mga nag-aral sa Beda. Ang hininga ng Diyos. Buhay ng Diyos. Diba ngayon ang COVID, tungkol sa hininga yan, eh, oh? Pulmonary. Diba? Agaw hinga, agaw buhay. Hindi ho eh.
ang Diyos dahil siya ay malumanay. Kita nyo? Responsorial Psalm. Binasa ni Sayan. Sabi niya, Lord, merciful and gracious, slow to anger. Ibang daddy at mami niyo paggalit, hinahabol yung hininga. Slow to anger. Hindi ho, bugsuin sa paghihinga. Malumanay ang paghinga. Ganun daw ang Diyos, slow to anger, abounding in kindness and fidelity. So, sabi ng isa, si Papa Bear, pamagat ang pangalan ko sa kanya. Tatay siya ng mga magat, so pamagat. Sabi niya man sa aming Bible study, God is so big, that's why He can become very small. Ha? Ganun ang lakas ng Diyos. Ha? Ang kapangyarihan ng Diyos ay napakalakas. Kaya niya maging maliit. At magkapakaliit. At magsilbi. Eh kasi tayo maliliit, gusto natin maging malaki. O, tinan niyo yung katawan ko, lumalaki pa. Diba? Nagmamalaki tayo. Kasi hindi tayo bumabalik loob eh. Palabas lang ng palabas. Palabas palagi ng palabas. Wala tayong ginawa, 4 months, Netflix ng Netflix, palabas lang ng palabas. Diba? Balik naman loob, brothers and sisters. COVID ngayon, balik loob. Hanapin nyo ang mabuti sa inyong buhay at makikita nyo ang mabuti sa buhay ng inyong tatay at nanay, magkakapatid. Talaga, pag nakita mo yung kabutihan sa iyo, hindi ka magyayabang. Kasi mabuti din. Yun ang pinakaloob. Ha? Hindi yung pang surface lang, yung labas lang. Yung loob. Gawa ka ng Diyos. Pinahiram sa iyo ang kanyang buhay. At kung tayo buhay ngayon because of leniency, clemency, yun po ang kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang kanyang kaharian. Ang kanyang kaharian ay ang pagtataguyod ng buhay ng tao. I am God and not man. I have no wish to destroy. Hoy, sabi nila, okay na to. Habang buhay, magloloko ko. Adik-adik. 50 anyos na, may kilala ako, adik-adik pa din. Mga kapatid, may reckoning. Ano reckoning? Sabi niya, towards harvest time, collect the weeds and put them to burning. Alam mo, ibig sabihin ng burn, B-U-R-N, impyerno yun. Gather them and put them in the barn. O, iba yung barn. Yung A, barn. Burn, apoy. May burn and barn. Magkaiba yan. So pag hindi po tayo nagbago, it's our reckoning. Bakit? While God is merciful, maikli po ang buhay ng tao. Hindi po panghabang buhay sa mundong ito. Maikli po eh. May hangganan dito. Pero kung gusto niyong walang hanggang buhay, ang pinakamabuti po, alam niyo, pinakamabuti, magbigay buhay. Hahaba at hahaba ang buhay niyo. Bakit? Kasi yung pinagbigay niyong buhay, pagdadasal kayo pag kayo namatay. Ako, may nakilala ako eh. Ang samang tao talaga, talagang masama po. Pero ang dami po nagpunta sa kanyang libing. Sabi ko, ba't ang dami-dami masamang tao yan? Ay nanigurado po talagang patay na. Sana talaga libing na. Sinigurado po, nasa ilalim. At inantay po hanggang huling tuyo ng semento. Biroy mo, dadaling ka sa puntod kasi sinisigurado po na hindi ka nababalik. Ah, kaya po, ano? Eh, ang bait ng tao, ang ending natin, hindi maganda. Sayang naman ang panahon. Sayang po. At lalo na po, pinanghinayangan
ang panahon sa Diyos. Pero last point ko po, eh mabait naman ako Panginoon eh. Diba? Punta na ako sa langit. Excuse me, sabi niya. Ito sabi ng Panginoon. Hindi naman ako nagbabasa ng sarili ko eh. Sabi niya, you taught your people by your deeds. Ito, gumawa ka ng halimbawa sa amin. So that those who are good and just must be kind. Yon. Mabait ka? Totoo. No judgment. Huwag judgmental. Yung po aming mantra this week. Bawal judgmental. Galing, no? Dalawang salita. Bawal judgmental. Huwag mo pang ililibing ang isang taong buhay. Bakit? Kasi ang Diyos bigay oras para makapagbago. At baka ka mabigla, sabi niya sa mga Pariseo, baka mauna sa inyo ang tinatawag niyong maduduming tao. The prostitute, the tax collector, the lepers, and all that you think are bad people. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, anim kami dito sa lugar na to. Kala niyo may multo ha. Anim po kami. Wala pong masamang tao dito. Sigurado po ako. Op, may tuwing magtitinginan. Pero mas maraming mabait kaysa sa masama. Diba? Bakit napa-newspaper na ba kayo? Ha? Natok ang bambahay nyo? Mga kapatid, magtingin na kayo sa inyong sarili ngayon. Ang babait nyo. Hindi po marami ang masamang tao. Mas marami po ang mababait. O dahil doon, kung pinarami na Diyos sa mas mababait, abay paramihin natin ang pag-uunawa, ang pagiging maawain. I-replicate natin ang Diyos. Huwag natin i-replicate ang demonyo. Yun po ang panawagan ng Diyos this coming week. Do not forget. I mean, sabi pala niya, sorry. Lord, you are good and forgiving. So, pwede po ba ilagay niyo sa salamin niyo para pagkita niyo sa inyong salamin ang nandun sa harapan niyo, hindi yung inyong mukha, ang nakalagay muna ay, Lord, thank you. Buhay pa ako. You are good and forgiving. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered